China, pinasubukan ang Taiwan. China has launched military drills around Taiwan. Well, China's successful launch of a satellite triggered Taiwanese authorities to issue emergency warnings to residents. Ito na nga ba ang simula ng World War? At ito na usapan, mga kaibigan. Ang pagsabog ng satellite ng China ay nag-udyok ng red alert sa Taiwan bago ang eleksyon. Naglabas ang Taiwan ng isang pambansang alerto sa air raid matapos lumipad ang isang Chinese satellite sa Southern Airspace nito ilang araw bago ang isang mahalagang eleksyon ng pagkapangulo sa Taiwan. Ang mga gumamit ng mobile phone sa buong islang ito ay nakatanggap ng isang mensahe na nagpapala sa kanila na mag-ingat para sa inyong kaligtasan. Ang presidential alert ay nagbigay din sa kaba bago ang mahalagang eleksyon ng pagkapangulo at lestura. Noong Sabado, matagal ang itinanggi ng China ang Taiwan bilang bahagi ng sariling teritoryo nito at inaakusahan ng pakikialam sa boto. Ang self-governing island na may 23 milyon na tao ay isang mahalagang punto ng alitan sa pagkita ng China at ng United States of America sa kaharian sa Asia. Sinasabi ng analista na ang mga eleksyon ay nagpapahayag sa takbo ng ugnayan sa pagitan ng Beijing at Washington. Ang satellite ay nilunsad mula sa Xichang Satellite Launch Center sa lalawigan ng Sichuan sa China ayon sa depensa ng Taiwan sa oras na 15:03 oras na lokal. Sa halos parehong oras ng alerto, inanunsyo ng CCTV ng China na ang isang satellite na may pangalang Einstein Probe ay inilunsad na may buong tagumpay, sinabi ni Joseph Wu, ang kalihim ng panlabas na bagay ng Taiwan na ang pagsulputan ng satellite sa Taiwanese airspace na ganung kabilis bago ang eleksyon ay isang gray zone na aktibidad ayon sa ulat ng Reuters. Kapag ang isang rocket ay hayagang lumilipad sa ating kalangitan, ang ilang mga tube o debris nila ay babagsak sa riyon na ito, sabi ni Chi Wu na nasa isang news conference nang ipadala ang alerto. Iyan ang dahilan kung bakit ilalabas ang anong pambansang sentro ng alerto ang ganitong uri ng babala. Ito ay nangyari na noon, sinabi ng Taiwan na sinusundan ng kagawaran ng kanilang depensa at takbo ng satellite upang naangkop na magbibigay alam at sumagot sa sitwasyon. Ang satellite ay mataas na mag-cross sa airspace ng Taiwan, sabi ng kagawaran. Ayon sa media ng Taiwan, ito ang unang beses na naglabas ang kanilang pamahalaan ng ganitong uri ng pambansang alerto. Inakusahan ni Eric Chu, ang chairman ng pangunahing partido ng oposisyon sa Taiwan na Kuomintang o KMT, ang gobyerno ng Democratic Progressive Party o DPP, nang panggising na takot lalo na ang paggamit ng term na missile sa Ingles na version ng alerto. Ito ay naglalaman ng alerto ng air raid. Paglipat ng missile sa airspace ng Taiwan, mag-ingat ka. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko na ang pagsulputan ng satellite ay maaaring mag-udyok ng ganitong alerto. Marahil ay nagulat ang lahat. Iniisip na ito isang missile, ngunit lumabas na ito ay isang satellite lamang. Kahit iniisip ko na ang Ministry of National Defense ay nagtatangkang lilangin ang publiko sa paglabas ng ganitong alerto, anya. Humingi ng paumanhin ang kagawaran ng depensa ng Taiwan sa maling pagsasangguni sa missile sa mensahe ng mga mobile phone. Ayon sa European Space Agency, ang Einstein Probe ay isang kasunduan sa pagitan ng ahensya ng Chinese Academy of Sciences at ng Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics. Ang satellite ay nagmamasid sa misteryosong transitory phenomena sa universe na katulad ng pagliyab ng pagputok na may layuning ipakita ang marahas at hindi gaanong kilalang aspeto ng cosmos, sabi ng news agency ng China noong Martes. Noong Disyembre, iniulat ng media ng Taiwan ang paglipad ng mga carrier rocket ng China sa isla. Ayon sa ulat ng Focus Taiwan noong December 10, isang carrier rocket na inilunsad din mula sa Xichang ay dumaan sa southwestern Taiwan sa labas ng kalawakan. Na kung ating mapapansin, mga kaibigan, totoo man o hindi totoo, ang pag-launch ng mga rocket missile patungo sa Taiwan, sa lamang ang sigurado natin, tumitindi na ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China at ipanalangin natin na nawa ay maging maayos ito habang maaga pa dahil baka huli na ang lahat at pati ang buong mundo kabilang ng Pilipinas ay damay sa kaguluhang ito. John 14 verse 27,
Huwag kayong mapag-abag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ang mundo. Kaibigan, ang kapayapaang ito ay binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos at huwag tayong matakot at mabagabag dahil siya ang may kontrol ng lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ang buong kapayapaan, Panginoon, na aming gustong matamo ay nasa inyo lamang. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan ang aming pag-iisip sa mga tumitinding mga tensyon, lalong higit sa aming bansa at maging sa mga kalapit na bansa. Tulungan, Panginoon, kami na naway magkaroon ng mas matinding paniniwala sa inyo at pananampalataya na hindi niyo po kami papabayaan. At nawa po, tulungan ang bawat bansa na magkaroon ng kapayapaan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.